Ayan, magandang araw sa ating lahat mga kabackyard. Welcome back po sa ating vlog ngayong araw. So para po sa hindi pa nakakapag-subscribe dyan, pa-subscribe naman po ng ating YouTube channel. At sa maraming maraming salamat po sa lahat na ating viewers at sa ating mga subscribers. So ngayon po, kung nagtataka po kayo sa inyong mga sisiw na napuproduce kung bakit po may diferensya at mga kimay. So dalawa lang po ang rason niyan. Unang-una po, ayun pong manok. Pangalawa po, yung sa incubator. So, disclaimer lang po para po sa mga master dyan. Ito po, own idea ko po ito at sa akin po pag-re-research. So, unahin na po natin yung sa manok. Atin muna pong titingnan ang bloodline ng ating manok. O yun pong kung relatives po ba ang tandang at ating inahin na ginagamit sa pag-breed. So, ano po ba ang magiging resulta niyan kung tayo po ay gagamit ng magkapatid o relatives po na mga manok? So, ang tawag po natin dyan, yan po yung inbreeding. Inbreeding po, yung pong pagbibreed natin na magkadugong mga manok. So, ano po ba ang nagiging resulta ng inbreeding? Sa kabilang parte po, meron po yan good na resulta, meron naman pong masamang resulta. So, doon po tayo papasok sa masamang resulta ng inbreeding. So, unang-una po, ang masamang resulta po niyan, ayun pong nagkakaroon po tayo ng mga manok o sisiw na kimay. Yung pong parang may polyo na hindi po makatuyo, tayo o lumpo. At meron din po tayo na po-produce na ganyan na sakitin. So wag na po kayong magtaka kung kayo po ay nag-i-inbreeding kung magkakaroon po kayo ng ganyang klaseng mga sisiw. So pangalawa naman po, sa manok pa rin po, yun pong mahinang similya ng mga itlog natin. So, unang-una po ba, ano po ba ang rason niyan kung bakit po mahina ang similya ng ating mga itlog? Unang-una po niyan, tingnan po natin ang ating mga inahin. Kung medyo matanda na po ang ating mga inahin at breeder, medyo may resulta na po yung kaunti, hindi naman po totally. Meron po yung kaunting resulta sa ating mga itlog na mapuproduce, which is medyo humihina na po ang similya ng ating pong mga itlog na mapuproduce galing po sa mga matatanda na nating breeder at materialis. Pangalawa po, yun pong mahinang na ang tandang kumasta. So, ibig sabihin po, hindi na po nakakasta ng tama ang ating mga inahin, nagkakaroon din po ito ng epekto sa ating mga itlog na mahina po ang similya at masamang klase po ng mga sisiw nating mapuproduce gawa po ng hindi po tamang pag papakain ng ating mga breeder, tamang vitamins, at saka sa mga tandang po natin na hindi na po healthy, ay may epekto na po yan sa kanila pong mga sisiw na darating o yung pong mag-i-produce nilang itlog sa kanila pong pag-breed. Pangalawa po, sa incubator. Ano po ba ang mga common reason sa incubator bakit nagkakadepekto ang ating mga sisiw? Unang-una po dyan, sa temperature po natin. Pangalawa po, sa humidity po natin. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay mula na po sa 18 days po natin hanggang sa 21 days. Gawa po naman, yung 1 to 18 days po, ayan po yung pagde-develop pa ng ating mga sisiw sa loob po ng itlog na ating ine-incubate. Ano nga po ba ang common rason niyan? Kung sa 18 days po kasi, ang ating pong humidity, kailangan po natin niyang pataasin. Bakit po natin kailangan niyang pataasin? Gawa po kasi ang itlog, pag pinataas na po natin yung humidity, medyo magbabasa-basa na po yan, madali na po makakrack ng mga sisiw mula sa loob. So kung hindi natin yan po patataasin, medyo matigas po yan, hindi po agad sila makakalabas. Yan po ang rason kung bakit po sila madikit sa loob at hindi po sila makakrack agad at makalabas. Kung makakalabas man, medyo napundo na po sila sa loob ng itlog, nagkakaroon po ng kaunting diferensya ang ating mga sisiw. Sa temperature naman po natin, kung masyado pong mainit ang ating pong incubator o mataas po yung ating temperature, yung pong bagong pisang itlog, pagkalabas po ng kanyang shell, ay mabilis po yung matutuyo, which is hindi po common, na mabibigla pong pagkatuyo niya, medyo magkakadiferensya po yan kagaya po sa kanilang pusod. Yung pusod po kasi niyan, pagka-hatch po niyan, meron pa po yan sugat. Kung biglaan po yang maiinitan o yung sobrang init, matutuyo po agad yan na hindi po
within the process na yung medyo pusod niya makakapunta agad sa loob ng kanyang katawan, saka po maghihilom yung sugat ng pusod ng ating mga sisiw. Kung medyo mataas naman ang humidity, yun po naman ang nagiging diferensya naman po niyan. Pag mataas masyado po ang humidity, nalulunod naman po ang ating mga sisiw sa loob po ng itlog. Kahit nag-crack na sila, namamatay po sila sa sobrang taas naman po ng humidity. So ang kailangan po natin dyan, tamang temperature at tamang humidity po sa ating incubator mula 18 days to 21 days hanggang sa paglagay po natin sa brooder. So sana po nakatulong po ang makunting tips ko para sa inyo kung bakit po nagkakaroon ng mga common na depekto ang ating mga sisiw kahit healthy ang ating pong mga breeder o materials. So maraming salamat po. Happy farming!